Magandang araw! Ako po si Halsey Cruz, isa sa mga Health and Social Care Instructors dito sa ICSA. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang limang R o limang rights sa pagbibigay ng gamot. Mahalaga na alam natin itong limang R na to upang maiwasan yung mga kamalian o yung tinatawag nating medication error. Ang unang R ay right drug. Siguraduhin tama ang gamot na maibibigay natin sa ating mga pasyente. Tingnan sa order kung ito ba ang order ba ni doctor ay tablet o capsule, ito ba ay ibibigay ng liquid form. Siguraduhin tama at i-check, i-double check ang label ng gamot para masigurong tama ang gamot na ibibigay natin. Ang sunod na R ay right dose. So, i-double check ulit ang order ni doktor at tingnan mabuti kung ilan ba ang in-order. Siguraduhin tama ang sukat ng ibibigay na gamot sa pasyente at hindi susobra o hindi kukulang. Sunod na R ay right time. Siguraduhin i-check ulit ang order ng doktor para makita kung anong oras ba dapat ibibigay ang gamot. Kung para ba to sa umaga, tanghali o gabi, kung bago kumain o pagkaraan kumain, at siguraduhin i-check or i-monitor. Magandang practice ang isulat ito sa isang medication log sheet upang makita kung naibigay na ba or hindi. At sa pamamagitan nun, mamomonitor mo kung may na-miss ka or may pending ka pang dapat ibigay. Sumunod naman ay right route. Tingnan kung saan ba dapat padaanin ang gamot na to. Kung ito ba ay iniinom gamit ang bibig, kung ito ba ay pinapatak sa tenga o pinapatak sa mata, or kung ibang paraan pa kung ini-inject ba tulad sa suero o sa muscle. At ang panglimang R, siguraduhin ibibigay ang gamot sa tamang pasyente. Maaring tingnan ang ID band ng pasyente o sabihan ng pasyente na sabihin ang kanilang pangalan upang masigurado natin na ibibigay natin ang gamot sa tamang pasyente. So yun ang limang rights na dapat natin i-observe kapag magbibigay tayo ng mga gamot. Kapag nasunod natin yun, siguradong may iwasan natin ang mga kamalian or yung mga pagkakataon na magkaroon ng medication error.